sana sa East, kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sana sa East. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. IC sana sa East. Good morning! Magandang umaga mga kaibigan, Kong Hei Wachoy! At sa galan ho ng aking Chinoy na partner. Chinoy ba si paring Alex? Considerably kasi wala eh. Dahil sumusunod siya dun sa tradisyon na holiday ng ating Chinese community, Filipino Chinese community in particular. Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Pagdamutan niyo makasama kami ngayong araw na ito ng holiday. At inaasahang magiging maluwag ang daloy ng traffic. And of course, ang ating mga kasama sa tahanan ay makukumpleto. Kung walang mga lakwacha, nandyan lamang ho. Pero sa umaga, pag gising, syempre pantanong ng marami ano bang mga nangungunang balita at impormasyon na inyo po namang gustong malaman. Bukod sa hawak nyo ng mga telepono, gusto nyo rin naman, tinatamad kayo magbasa, makinig na mga balita, narito po naman ang DWIC. Ako po si Edwin Eusebio, katuwang ang aking partner na si Kuya Wenner Contihino na magbe-birthday. Ikaw ba magbe-birthday? Malapit na rin ano ha? Panayang ngiti mo, ayaw mong gumastos ha? At magandang umaga po sa inyong lahat. Sana isasamahan nyo kami hanggang mamaya po namang alas 8 ng umaga. Ngayong araw na ito kasabay ng pagmulat din ng mata at diwa ng aming big boss, D. Edgagard A. Cabango. Na ganito oras ay gising na rin. So sasamahan nyo kami sa ating mga pangunahing balita sa palatuntunang IC Sala sa East on behalf of Alex Santos. Yang Hi Wachai means Happy Lunar New Year for 2021. Ito daw yung taon ng Metal Ox. At yung Chinese New Year, meron silang Spring Festival or Lunar New Year. Yan ho'y kapistahang pinagdiriwang sa pagsimula ng bagong taon doon sa tradisyonal na lunisolar Chinese calendar. Ayon po yan sa nakatala sa ating po namang Wikipedia. No? February 12, 2021, ina-observe o pinagdiriwang ng Chinese community, ang Sinopon communities at non-Chinese people worldwide. Ito po namang tinatawag ding Spring Festival or Lunar New Year. At syempre, marami na sa atin ang medyo nag-aalmusal ngayon ng tikoy. Yung tikoy na islice nyo ng manipes at pagugulungin nyo sa binating itlog at saka nyo pipiratuhin. Pagkasarap-sarap niyang kalinsabay ng paghigop nyo ng mainit na tsaa. Alright, so tuloy-tuloy ang ating balitaan. Maya-maya ang ating mga reporters, kundi rin sila ng Chinese New Year, makakasama natin. Lakas ng tao ni Kuya Winner Contino. Baka marami din sa ating mga reporter ay nag-observe ng Chinese New Year. Parang nung nakalipas noong isang araw, isa lamang yung present. Medyo alapang balita daw. So tuloy ho tayo mga kaibigan. At medyo ganun talaga ang buhay. Wika nga. Ang buhay, ang ating conclusion nito, the great equalizer on this earth. Mga kaibigan, ang pinakadakilang pamantayan at pagkakapantay-pantay ng buhay sa mundo ay yung ating pagyao. O ano ho? Yung ating paghiga sa ataol. Kung kayo'y nahihiga sa ataol. For our brotherhood na Muslims, yung sila gumagamit yan, binabalot lang sa kumot at pagsabay ng paglubog ng araw, bago lumubog ang araw, ay idinidikit na nila ang katawang lupa sa lupa. Ibinibaon na nila. Parang kung tutuusin na, napakagandang tignan nun, ganong kamatayan. Sapagkat sa lupa ay kayo nagmula at sa alabok ay kayo magbabalik. Ganon lamang naman ang pananaw ng ating mga kapatid na Muslim. At malungkot to, ang sabi nga natin, isang sekta ng pananampalataya. Dahil nga ho, itong si Brother Eli Soriano pala ay yumauna. Our condolences to the family, particularly dun sa aking kaibigan, sa aking BFF na si Brother Daniel Razon.
ang aking weekend masasabing kababata sapagkat kami nagkasabay dyan sa Central Escolar University sa Malolos, Bulacan. Maraming din nakakaalam. At mahirap na kasing pagigaya nagkukwentuhan at nagbibidahan sa mga ganyan, eh umi-apple ka pa. Pero alam yan ni Brother Daniel Razon sapagkat nung panahong medyo wika ngay bagsak din yung aming panahon sa radyo. Alam niyo naman ang radyo, lulubog lilitaw. Eh, inampun niya rin kami dyan sa UNTV ni Brother Eli Soriano. Brother Eli Soriano, ang recollection ko, ilang panahon ding nagkasama kami sa Himpapawid sapagkat siya ay miyembro ng This is Manolo and the Genius Family. Kung saan si Don Manolo Pabis ang isang icon pa rin. Kitinuturing kong ama dito sa broadcast na bukod kila Mike Enriquez, si Don Manolo ang isa sa mga, sabi ngayon, maraming isinalin sa aking kaalaman sa pagraradyo. At nakasama din pala ni Kuya Winner Contino, ha? Na mga panong nagsisimula din si Kuya Winner. Eh si Don Manolo, may pakulo. Pinagsama-sama niya yung lahat ng mga pastores, mga religious leader, speakers, doon sa isang programa. At tuwaan niya, pag gagawin natin, hindi para mag-away-away kayo, kundi ibigay sa inyo mga tagasunod yung doktrina ninyo. Yan. Eh lagi hong nag-excel doon at nangunguna sa kanilang mga debating pangrelihiyon si Brother Eli. Mahusay ang kanyang sabi nga yung kanyang wisdom ay may tuturing na not just wisdom coming from a natural thing. Ako naniniwala pag ganun, may basbas ka. Yung mga taong kakaiba ho ang wika nga natin ay wisdom o kaalaman at higit sa normal, eh yan ho'y sinasaniban ho yan. Sabi nga natin, dinadapuan at binibindisyon na niya ng anumang power above us all at isa si Brother Eli sa ganon. At hindi naman niya monopolize yun. Marami ho mga may biyayang ganon. At napagtatanto natin, at least si Brother Eli, hindi niya sinasabing siya ang Diyos. At tinuturo. Meron isa dyan, sinasabi talagang siya ang Diyos at siya yung anak sa lupa. Our condolences at dyan sa pamilya ho ng mga Soriano, sa particularly sa dyan po sa Kalumpit, Bulacan. Ano, ho? Malapit lang sa amin sa Plaridel. Ganon talaga ang buhay. Wika nga ay una-una lang ang buhay sa panahong ito. Alas 6, yes, mga kaibigan, tuloy ang ating balitaan ngayong umaga. I see. Sa alas 6. At syempre pa, bukod na sa araw na ito, ay naghahanda rin ho marami sapagkat magba-Valentine's. Araw ng mga nguso, sabi. Ay, araw ng mga nguso. Araw ng mga puso. Ha? Kiskisa ng mga nguso. Ayan, sabi ni Brother Winner Contihino. Ikaw, tanggal na ang ipin mo. Gusto po bang umalik? Ito ang aking partner eh. Talagang kahit papaano. Pero kaming sumpaang hindi kami mag-aahit hanggang walang bakuna. Eh nung sinabing may bakuna, ayun, nag-aahit na kami. Dahil darating na, ano? This coming week, hopefully ay darating ho ang bakuna. At pasadaan muna natin ang ilan sa mga karagdagang mga balita. Ngayon po namang araw, mga kaibigan, ng Friday, 12 of February. I see. Sa alas 6. Ipinagutos na ng Pangulong Duterte na huwag munang gawing mandatory o sapilitan ang Motor Vehicle Inspection System o MVIS. Sinabi ng Pangulo sa pamamagitan ng Presidential Spokesman Harry Roque, dapat ay walang bagong sisingilin o karagdagang bayarin sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Ayon kay Roque, binabalansi lang ng Pangulo ang pinagdaanan ng mga mamamayan sa gitna ng nangyaring krisis. Yan ang maganda at nakikinig po ang Pangulo. Alas 11, samantala, isa pa sa mga malaking balita, yung mga single ngayong Valentine's Day, dumarami raw. Pero ang malungkot, marami hong mga single parent at nagiging single mother. Malaman ho natin sapagkat itong bagay na ito ay pinagtutuunan din ho ng Population Commission at minarapat nating abalahin si Yusek Juan Antonio Perez, ang Executive Director ng PAPCOM. Pag mga ganitong panahon, naaalala si Yusek. Magandang umaga po, Yusek Johnny. Good morning! Magandang umaga, Edwin. Hey, Patsoy. Long time no see at medyo... Yes.
Malapit na ho ang Valentine's at naaalala pag Valentine's wika nga sabi natin marami hong mga magsing irog ang nagtititigan, lumalamlamang mata hanggang sa humantong sa bagay na alam mo na bilang pagiging isa. But anyway, kidding aside, itong latest report na dumarami daw ho, ano ho ba ang latest ngayon dito sa ating antas ng populasyon, Yusek? Well, Director. Yes, overall, siyempre, taon-taon dumadagdag ang populasyon natin. Ngayong taon, matadagdagan tayo ng 1.4 million at least. Ano? Pwedeng mas mataas pa ron dahil baka mas maraming magbuntis pa this year kaysa mga nakaraang taon. Mm-hmm. Pero yung bilang ng mga bilang na yon, 1.4 million, origin pa, at least 10% nun ay mga adolescent o mga teenager. Yun. Yun ho ang malungkot. At bawat sampo na magbubuntis ay teenager. Oho. Yusek, ano bang sa pakiwari ninyo at sinagawa ninyong pag-aaral ang nagiging dahilan? Bakit maagang namumulat itong mga kabataan natin sa... Sabi, hindi naman natin maituturing na pagpapamilya dahil yung pagpapamilya word itself parang hindi pa rin nila alam. Pero bakit sila napapasok? Ano kaya mga influencing factors sa palagay po ninyo, Director? Well, nung pinakahuling survey sa kabataan na ginawa ng UP Population Institute, nakita nila na yung behavior ng kabataan ay malaki ang pagpapako. The start of this century, ano, kita nila na 1 out of 3 na 15 to 19 years old ay nag-engage na in premarital sex. At nakita nila yung engagement sa premarital sex na dati ay lalaki lamang, batang lalaki lamang. Ngayon pati batang kababaihan, mga kabataan ay nag-engage na rin in premarital sex. Uh-huh. And sumasabay dito yung pagkakaroon ng cellphone, paglawak ng social media, mga behavior na dumadami yung umiinom, naninigarilyo, mga behavior na tinatawag namin risky. Mm-hmm. Pero ang pinakamalaking dulot nito, yun na, yung marami. 1 out of 3 na kabataan na 15 to 19 nag-engage na in premarital sex. Ayun. At sabi nga, back from what you're saying, malaki impluwensya yung teknolohiyang nangyayari ho ngayon sapagkat sabi nga natin, bumukas ang mata't kamalayan ng mga kabataan sa mga bagay na dati ay tabu para sa ating mga panahon, di ho ba? Yes, so actually, meron naman talagang kabataan na bubuntis. Yung 10 to 14 nung nakita namin nung start of 2000, 755 na buntis na 10 to 14. Pero ngayon, 2,400 na. Nag-triple na. Mm-hmm. At taon-taon dumadagdag ito yung bilang na to. At saka yung menor de edad na bubuntis, at syempre pag menor de edad, hindi pa pwede magpukot, magsarili. Mm-hmm. Eh, 60,000 every year ang mga menor de edad na nanganganak sa Pilipinas. Medyo nakakalungkot yung balitang yan sapagkat ano pa ang kinabukasang maghihintay sa kanila, medyo mabigat na challenges yan on their part. At gayon din naman doon sa mga magulang ng mga kabataan na yan na bilang Pilipino, tayo, pag ang mga anak natin pumasok sa ganyan, hindi naman agad natin mapapabayaan, di po ba, Director? Kadalasan na, kailangan ikukup sila ng magulang nila. Hmm. So, nakita namin na mahigit 50% itong mga kabataan nagbubuntis ay galing sa mahirap na pamilya. Yun, So, nasa lower socioeconomic status na nga yung pamilya, nakakaroon pa ng ganito, lalo silang nahihirapan. At nakikita to ng DSWD sa kanilang 4Ps program. Mm-hmm. So, yung isang dahilan kung kaya nagda-drop out sa programa yung mga kabataan ay sa pagbubuntis. Mm-hmm. So sa palagay po ninyo, anong
mga aksyon ang maaaring magawa bilang sabi nga obligasyon nating mga nasa sa pangasiwaan ang mamagitan? Meron bang magagawa ngayon sa pamamagitan ng PAPCOM? Kayo naman naniniwala ko hindi lang naman survey ang ginagawa ninyo, but of course mayroong mga sort of suggestions na ibinibigay sa ating national government. Ano ba ang mga bagay na dapat na unang pagtuunang pansin ng ating mga namamahala? Well, nitong mga nakaraan, nagmumpahi kami sa Senado at saka sa Congress, Lower House, na gumawa na tayo ng social protection program. Ibig sabihin, hindi lang yung mahirap na pamilya, hindi lang yung older person, hindi lang edad, pero pati yung mga teenage mother ay dapat i-consider natin, kailangan ng protection. At ngayong taon, naglagay ng panukala ang Kongreso at Senado sa budget, tinutusan ang PAPCOM na mag-recommend ng mga pwedeng gawin para magkaroon ng social protection program, at sinabi din nila sa DSWD mag-usap kami para magbuo ng programa. So ngayon, nagbubuo na kami ng isang programa na hopefully before the end of the year ma-roll out namin para matulungan ang mga menor de edad na mga anak ngayong taon, lalo na may COVID, kailangan nila na very vulnerable ang mga minor de edad na magbubuntis, mag-anak, magkakaroon ng pamilya this year. And 60,000 yan, plus yung 60,000 na anak nila, so malaki-laking programa rin for at least 120,000 na mga kababayan natin in na programa. Very good. So ito bang ating mga local government on the other hand ay kabilang dito sa inilalatag yung programa with the DSWD, Director Sir? Yes, actually last year pa, may tatlo ng mayor na nagsabi na sila ay kasama sa programa para tutukan ang teen pregnancy. Ito yung mayor ng Cagayan de Oro, mayor ng Puerto Princesa, at saka mayor ng Dipolo. Sila yung mga unang mayor na nagsabi, gagawa na sila sa tulong ng PAPCOM, ng Zelig Family Foundation, isang private sector, at Bill and Melinda Gates Foundation, may tulong-tulong kaming gagawin para maiangat ang programa para sa kabataan, sa mga syudad na ito. On the other hand, medyo sabi nga, dahil nga dito sa pandemic, pati yung ating education system na apektuhan, yung ating mga aralin na nauugnay sa pagpapamilya, medyo hindi gaanong natututukan. Pero kayo ba naniniwala na malaki din ang magiging patuloy na tulong ng Department of Education para dito sa mga kabataan ito, para at least patuloy na magabayan na Director doon sa kanilang, wika nga natin, pagmamature at pagpasok sa isang bagay na sabi nga natin, may kasabihan tayo mga Tagalog na hindi yan parang pagkain susubo, pag mainit na paso, aayawan mo na, iluluwa mo, di ba? Yes, actually, ang malaki may tutulong ng DepEd at nagsisimula na ito para ma-prevent ito through comprehensive sexuality education sa K-12. Pero ang mas mahalaga, palagay ko, para sa mga itong kabataan na nabuntis na, may anak, ay mabalik sila sa eskwelahan. At inaasahan namin na magkaroon ng access sila sa alternative learning system ng DepEd. Kasi ang nangyayari, may malaking bilang na tumitigil talaga sa pag-aaral, hindi na bumabalik. So ang programang bubuin namin ay gagawa ng hakbang para matulungan ang kabataan na babalik sa eskwela. Siyempre, para bumalik sa eskwela, kailangan may ayuda kayo. So, comprehensive ang programa, balik sa eskwela yung nanay, suportahan ang nutrition ng bata, no, may social welfare activities, yung health program, dapat nakatutok din sa kanila. So, mag-create tayo ng isang programa na makakaalala sa mga teenage mothers. 60,000 yan every year. Siyempre, nung nakaraang taon, meron ding mga minor de edad na nanganak na hanggang ngayon minor de edad pa rin, nahihirapan sa pag-alaga. So,
Marami-rami ang kabataang pwedeng matulungan ng isang programa. Talagang wika na natin, hindi pa natin maitatanggi na malaking bagay pa rin yung laging may warm bodies sa pag-aaral, hindi yung natutuon lamang sa kanilang sektor ng mga kabataan, yung study work from home o yung study from home. Medyo yung iba, nagkakasama-sama sa iba na po focus, ano, Secretary Jenny? Yes, okay. Oh, kasi ngayong pandemya, magkakasama sa bahay lagi. Isang taon na yung pandemya, marami nakabuo. Sus, Mario Joseph. Oh. Nga, yun ang binabantayan namin kung anong kalalabasan ngayong taon. So, malalaman natin towards the end of the year kung nadagdagan na. Pero kung nagbuka naman yung mga ginagawa namin sa local government na pagsuporta sa family planning program nila, ay siguro hindi ganun kalaki. Pero pagdayan natin, tingnan natin. Saka yung tuloy-tuloy na information dissemination sa ginagawa ng PUBCOM, ng ating mga katuwang yung sangay ng gobyerno, Department of Education, dapat lagi yung na-highlight yan, ano, Yusek? At malaking bagay ang pagbigay attention ng media. Ay, salamat po. So, sabi talaga ay pasalamat sa radyo, sa media overall, na may concern, may malasakit sa bagay na to. Alright. So tayo magtulungan at kung ano man po ang aming maibibigay pa sa inyong access para magpahatid ng mga impormasyon sa ating mga kababayan. Lagi ang bukas po ang DWIC para po sa inyo, Yusek. Maraming salamat, Edwin. Kami dudulog sa inyo lagi. Thank you, sir. Until then, Yusek Juan Antonio Perez, ang Executive Director ng Population Commission, mga kaibigan, ang nagpa-unlock sa ating unang tawag. At oras natin, Philippine Standard Time, alas 6:23 ng umaga. IC! Sa alas 6! DWIC! IC! Sa alas 6! Alas 6:26 ng morning at bago na ho, baka kayo may mga mahalagang gagawin, bagamat walang pasok, holiday ho ngayon para sa marami ho sa ating mga nagtatrabaho sa privado at pampublikong tanggapan, kami naman ay tuloy din sa pagbibigay sa inyo ng serbisyo. Itong ating napiling karir namin ni Kuya Wilhelm. hindi ko kalahin yung karir na ito. Kailangan talagang karirin mo. Tuloy-tuloy ho. Kaya't nandito kami para kami na may magbigay sa inyo ng mga balita habang kayo ang karamihan ay nagre-relax. Uy, February 23, mga kaibigan, ang sinasabing target date. Yung 600,000 na Sinovac shots ay darating daw sa ating bansa. Kung hindi magkakaberya, sana naman, ano? Ang Pilipinas ay nakatakda ng tatanggap ng 600,000 doses ng corona vaccine, yung COVID-19 vaccine na dinevelop ng Sinovac. Ito yung China, no? Galing sa China. On February 23, ay darating ito, sabi ni spokesman Harry Roque ng Malacanang, at habang ang pamahalaan ay naghahanda na ho ng rollout para sa vaccination plan laban sa COVID-19, simula ho next week sa papasok na linggo. At nito lamang kahapon, si Secretary Harry Roque, ang ating presidential spokesman, ay nagsabi na yung Chinese government ay nagkaloob pa, nag-donate pa ng 100,000 more doses of corona vaccine para sa Department of National Defense. So yan ay naghatid sa kabuuang bilang, total number of Sinovac shots to 600,000. Ano ho? At hindi lang kalahating milyon yan, lagpas sa kalahating milyon, 600,000. At uunahin na turukan yung ating mga frontliners, definitely mga health frontliners, ang ating mga otoridad, police, at gayon din naman ang mga sundalo. At sila ho kasi ang unang wika nga natin, frontliner, nasa sabungad ng ating pakikibaka sa pag-araw-araw natin ginagawa sa buhay at paglilingkod. So sila ho ang wika nga natin ay matuturukan yan. At kung kayo, yan naman daw ho yata, voluntary ba, paring winner? O sa pilitan talaga, ayaw mong patrok? Hindi, sabi ni Kuya Winner, nadali, nag-iisip pa ako, kamot-kamot. Ha? Eh, nung sa araw pa kami nag-uusap ni Kuya Winner, pag dumating, papaturo ka ba? Sabi niya, oo naman, 50 ka na eh. Eh, sabi ko, nakakalahating dekada ka na. Ay, nakakalahating siglo ka na. Eh, ano pa ba yung katatakot mo sa buhay na yan? Lahat na ng karanasan, sumayo na, no? So, para sabi nga, ay mapalakas pa ang iyong naturalesa laban dito sa sasakit na gawa din ng tao. Tao gumawa nito eh. Ha? Sinasabi, ang sakit daw nang gagaling sa naturalesa,
galing sa kalikasan. Pero dahil sa mga eksperimentong ganyan, eh, kitang-kita naman kung paano kumalat yung COVID-19. Saan ba nagsimula? Naalala mo? Sa isang laboratorio sa China. Naalala, si Diyasat natin yan eh. Doon nagsimula. Tapos kumalat. Kaya kung uugatin nyo yung history, parang sabi ko nga, mukhang talagang dito darating eh. Yung script dito matatapos eh sa pagkakaroon ng bakuna. Philippine Standard Time, alas 6:29, import documentation. Aba, ang buod ng report ni Patrol 45 Rolls Peras. Alamin natin ang pangbungad na ulat for today ng ating Patrol 45. Kuya Raul, good morning! Good morning, Boss Edwin, at Happy New Year. Oh, kung hey, what chai? Oo, at padala mo na lang sa bahay yung tikoy. Salamat na, Kuyang. Nakarating na dito yung tikoy na binalad. Nakarating na ba? Pinadala ko sa messenger eh. Yes, sir. Nakuha mo. Oo, sinasalang na dito yung winner sa kawali yung cellphone niya. Ang balita may kaugnayan sa COVID vaccine ay tinitiyak ko na sa atin lang unang maririnig ah. At kinumpirma ng mga airline na kaibigan natin na wala pa rin pong naghahain para sa import documents para sa anumang airline na magagaling sa iba yung dagat. Bagamat nagpahayag ang iba't ibang mga local at foreign airlines na sila ay handa sa anumang importasyon na magtutungo sa Pilipinas, ay wala pa rin pong naghahain ng import documents o yung tinatawag na Emergency Use Authority para sa mga airline o sa mga pharmaceutical companies na isasakay ang kanilang mga kargamentong bakuna. Ipinaliwanag ng mga airline, paring Edwin and mga kaibigan, na bago isakay ng mga international airline ay titiyakin nila na kumpleto ang dokumento, covered ng insurance policy, at magbabayad ng kaukulang air freight o yung bayarin sa airline ang sinumang individual, grupo o organisasyon o ahensya ng pamahalaan para sa kanilang kargamento. Titiyakin din ng mga airline na ito ay covered under ng insurance ng international common carrier law upang ma-check na magiging maayos ang importasyon ng mga vaccine hindi lamang patungo ng Pilipinas maging sa iba pang bahagi ng mundo na isasakay ng mga international airlines. Ipinahayag naman ng mga local airlines sa pumuno ng PAL, Cebu Pacific at ng Air Asia ang kanilang pagsuporta sa pamahalaan at kahandaan na ilipad ang mga vaccine hindi lamang galing sa ibang dagat maging sa iba pang bahagi ng probinsya. Sangayon kay Cielo Bigaluna, ang Philippine Airlines ang may pinakamalaking fleet ay may access sa bawat sulok ng ating Pilipinas at kaya nila itong ilipad sa lalong madaling panahon. At sa panig naman ng Bureau of Customs at handa silang iproseso ang dokumento sakaling dumating ang dokumento sa kanilang tanggapan sa loob lamang ng 30 minuto. Subalit sa sangayon ng mga sa airline ay wala pa nga naghahain ng import documents para may pasok sa bansa ang mga bakuna. Raul Esperas, Patrol 45. Nagulas ng pila may todo lakas, DWIC. Thank you, si 45, mga kaibigan, ating senior reporter, Raul Esperas from the airport, frontliner din yang kanyang beat
At ngayon ay humaharap sa, sabi ngayon, napakalaking challenge ang mga tauhan ng ating aduana, maging ang airport, sapagkat sila yung mga unang sasalubong sakasakaling darating na yung bakuna at kung paano yan i-roll out papunta sa mga localities upang maturukan yung ating mga kababayan. As sabi nga, kailangan daw ho na agad-agad ay maiturok yan sapagkat mayroong period ng efficacy yan po namang nasabing mga bakuna, dahil pag hindi, mapapaso lang, masasayang lang ho yan. So ilan pa ho sa mga malalaking balita for today, si Pangulong Biden ng Amerika at si President Xi Jinping, China, nagkausap na ba? Paano sila nagkakaintindihan? Pero hindi ho, ang lumalabas na ulat ngayon ay nagkaroon na ng pag-uusap via phone call itong dalawang leader ng sabi nga natin ay mga bansang maituturing natin na on the Cold War, sa larangan ng teknolohiya at siyensya, sila ho ang magkatunggali, wika nga't nagpapaligsahan. Si Joe Biden at si Chinese leader Xi Jinping ay nag-usap over human rights in Hong Kong. At nung Miyerkules yata ito, the first call sa poll ng ang bagong US President ay maupo sa kanyang tanggapan way back January 20. Ayon yan sa inilabas na report ng White House. Setting on the stage for what could extend the continuous relationship between the two superpowers. Ano? At sana nga naman eh, huwag na silang magpaepalan, huwag magpayabangan at salip, magtulungan para sa ikauunlad ng daigdig. Kadalasan kaya hindi magkasundo at nahantong pa dun sa tunggalian at hamunan ng digmaan dahil yung mga leader natin mismo ang silang di magkaintindihan. Ano? Eh, sana sa pag-uusap nilang yan ay magdulot ng pagkakaisa ng pagpapaunlad. Yung malaking bilyon-bilyong halaga ng dolyares o salaping inilalaan sa paglikha ng mga armas pandigma, eh yun iwaksin na nila. Bawasin nila yon at ilagay dun sa ikabubuhay ng marami at ikaunlad, hindi yung ikaunlad ng digmaan. Bakit ba ginagawa yung mga armas na yon? Para maghanda sa giyera? Anihin mo ba yon para pumatay ng kapwa? Eh pag namatay tayong lahat, di wala na. Kaya mas mainam na itong pag-uusap na ito ni President Joe Biden ng US at ni Xi Jinping ng China ay maging daan na sana para dun sa kanilang healthy relationship sa pagtataguyod ng mga bansa ng daigdig, sa particular sa pagtulong sa mga bansang mahihirap, kasama na ho ang Pilipinas. Alas 6:36 sa patuloy-tuloy pa rin mga karagdagang paksa ng mga balita ngayong umaga. I see. Sa alas 6. Ang pamahalan daw ay not inclined na magpatupad ng rent freeze in apartment and condominium even as the people continues to struggle with the impact of pandemic. Itong malungkot. Si presidential spokesman narito kaya nagsabi, ang pamahalan daw ay sa halip ay papayagan na lang yung reprieve in the payment of home rental fees to ease the burden of the people, especially yung mga naapektuhan ho ng pandemya. Wala pong freeze sa rental ang nakapaloob dun sa Bayanihan 1 and 2. Ang meron lamang po ay yung reprieve sa pagbabayad ng upa. At yan ang sabi ni Secretary Harry Roque. Sapagkat pinakukundangan din naman, binibigyang konsiderasyon din yung kalalagayan ng mga may paupahan, yung mga nagre-negosyo. Kasi talagang lagi mong sisilipin yung gitna. Hindi ka maaaring agad na kakating doon sa, may mahirap po kayo, wala kaming pambayad. E paano naman yung mga naglaan ng panahon ng salapi sa pagninegosyo at yan ang napili nilang maging, sabi nga, pagpapalago ng kanilang talent at kabuhayan. Yung pagpapaupa. O, diba? Yung iba dyan, korporasyon, dahil ang mga nauuso na nga ngayon, yung mga high-rise condominiums, eh bagamat ang karamihan din ng mga sabi nga natin foreign investors, pero malaking porsyento din ng local employment ang naidudulot at naibibigay niya dito sa ating mga kababayan. Kaya sinasabi pa rin kung ano yung obligasyon, yun lang naman ang common denominator eh. Kung ano yung obligasyon mo, ibigay mo. Kung ano yung dapat mong ipagkaloob, whether sa yung
yung sabi nga, di ba, kasabihan ng isang bangko noong araw, ang utang dapat bayaran. Tapos yung ito namang mga nagninegosyo, kaya sila naglalaan ng ganyan para at least makatulong din naman sa ekonomiya at sa kanilang sarili din on the other hand. Pero paano gugulong yan kung gugulong yung ekonomiya? Paano magkakapalitan kung sila lang magbibigay? Yung mga nangungupahan, biglang nalang mag-aalibay. Eh, hindi ubra yun. Kinakailangan nung talaga na sabi nga ay para ikaw ay makabawi, ay gumulong yung ekonomiya natin. Yung tamang takbo ng palitan ng pagbabayad at sabi nga natin ay pagkita din ng ating mga kababayan. Ang common denominator, sabi nga ulit, pag nabawasan yung paghahangad ng marami sa pagkakaroon pa ng limpak-limpak na pananalapit kapangyarihan, yan ho, ang kahulugan yan, luluwag na ho yung takbo ng ating ekonomiya. Pero hanggang mayroong mga tirador, yan ho sa ating nasa sa gobyerno, talaga hong medyo nakakaproblema. Pero nabawasan na raw yung matinding korupsyon sa ating pamahalaan. Dala rin ho ng pamumuno ng ating Pangulong Duterte. No? Alas 6:40 na mga kaibigan, sa ilang pa mga pangunahing pagsana ng mga balita at mga pangyayaring ating tinututukan, ang palasyo ay nagsagawa na ng pag-certified sa batas na magbibigay, sabi nga, ng pagkakataon para magkaroon na ng advance payment dito ho sa ating po namang mga bakuna at nang sa gayon na maging mabilis yung pagbabakuna at makabili ho yung ating mga local government unit. And speaking of local government, isa ho ang Quezon City sa pinaka-aktibong lokal na pamahalaan sa mga bagay na may kaugnayan po sa kanilang mga nasasakupan. At pinalag tayong mga kaugnayan ang kanilang masipag na mayora, considerably masipag naming mayora dahil sa pagkatakoy ng nandiyan na rin sa Quezon City, si Mayor Joy Belmonte ng QC. Mayor Joy, good morning! Hello, good morning. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin pong programa. Apo, si Edwin po sa DWIC. Welcome po. At ma'am, kamusta na ho itong ating isinasagawang paghahanda if ever na dumating na yung bakuna, yung ating rollout plan. Nakalatag na ba yan, Mayor Joy? Ay, nakalatag na po ang plano natin. Ang kulang na lang po ay ang bakuna. yung ating pong mga sabi ngay, cold storage facility, na check nyo na ho yan. Meron na ho. Ilan ho ba ang meron sa Quezon City? Alam natin, what we did was we partnered with Juilig Pharma, no? Kasi ang laki ng ating lungsod, kung tayo po ay bibili pa ng sarili nating cold storage, ay hindi kakayanin ang budget natin, no? Mm. Tapos in addition to that, we are not experts in this field. Kailangan natin bumili ng generator, ng security, ng CCTV, tapos baka may pumalpak pa. So naisipan natin, mag-partner na lang sa tinatawag nating Juilig Pharma, mm-hmm, which has medical grade cold storage facility for all types of vaccines. Mm-hmm. At sila na lahat ang mamamahala. Kumbaga, dadalhin nila, transport, sila rin ang bahala sa database in conjunction with the Quezon City ID database. Tapos sa pag-monitor din ng pasyente, pag-remite ang pasyente kung kailan sila pupunta sa site para magpabakuna, kung kailan sila babalik for their second dose. Lahat po yan, Juilig Pharma, ang ginagamit nating system, no? Because we cannot risk failing at this stage. Mm-hmm. Pero isa sa mga malaking balita actually at na-headline para isang pahayagan ngayon, medyo uminit yata ang ulo mo sapagkat mayroong isang manning agency na sumira dun sa quarantine protocol na pinatutupad ng pamahalaang lungsod ng Quezon City. Mm. Opo, alam naman po natin na nabalitaan na meron isang COVID positive for the UK variant na nakita dito sa Barangay Commonwealth. Mm. No? Pero hindi po siya residente ng Lungsod Quezon, siya po ay taga Liloan Cebu. Mm. At siya po ay OFW na quarantine po sa isang hotel sa Manila. Ngunit for some reason na hindi ko pa rin nalalaman at this stage, yung manning agency na nag-recruit sa kanya, sinundo siya from the quarantine hotel sa Manila at tinayagan naman siya. So hindi ko alam rin kung bakit tinayagan siya while he was positive for COVID, mm-hmm, at dinala sa isang apartment sa Commonwealth. Ako po. Mm-hmm. Na hindi sinasabi sa lungsod at hindi rin sinasabi sa barangay. Mm-hmm. Kung kaya nung nalaman na ng DOH na meron pala siyang UK variant ay hindi agad-agad nasabi. It took 5 days. Dahil yung address ay hindi ang address na siyang tinitirhan niya ngayon, no? Opo. Mm-hmm.
So, naging problema yan because there were so many days that passed by na hindi natin alam kung ano yung activities niya. At saka sa loob ng limang araw, Mayor Joy, sa loob ng limang araw at i-multiply mo na lang natin sa mga taong nakasalamuha niya, eh, mahabag-hamang contact tracing yan kung magkakataon. Ano ho? Opo. So while I'm assuming dapat naman pinayuhan siya mag-quarantine dahil positive siya for COVID, although hindi niya alam na UK variant ang kanyang sakit, sana naman nag-quarantine siya, no? Mm. Pero tayo naman, we have been prepared, no? So nung nalaman namin sa DOH late 2 days ago, nung February 10, ay agad-agad naman tayo nag-contact tracing. We have identified more than 300 contacts. Mm-hmm. At na-swab na po natin yung 105. So hopefully by today, lalabas na yung mga results na yan at makakapagpa siya tayo kung ilalockdown natin yung area. Ayun. So saan nga po ito sa Quezon City, ma'am? Hindi naman sa tayo nagiging sound alarming. Nandun po sa Barangay Commonwealth. Sa Commonwealth. Alam naman po natin, it's a very, very big city. It's called Riverside Street. Ayun. So Mayor, kung meron akong dinaitanong at gusto niyo ipabatid sa ating mga constituents sa Quezon City, nasa inyo pong pagkakataon, Mayor Joy? Well, siguro gusto ko lamang pong hikayatin lahat po ng ating mga mamamayan na magpabakuna kapag dumating na po ang bakuna, sapagkat tinaghandaan na po ito ng ating lungsod at makakasiguro din po sila na ang bakuna po na ibibigay po natin sa ating mga mamamayan ay dumaan sa masinsin na protocols, no? At standards at paprubahan din ng FDA, no? So sana yung mga nag-aalinlangan pa ay magpasya na po magpapakuna. Mm-hmm. And second, I will also remind all of our citizens, nandyan pa rin po ang pandemya. Nakita naman natin yung UK variant sa Metro Manila na dahil galing Paranaque po yung taong yan na quarantine sa Manila. So 3 cities pa nga ang pinanggalingan ng taong ito. So it is possible the UK variant is in Metro Manila. Mag-ingat po, magsuot ng mask, maghugas ng tangay at huwag pong mag-relax ng kanilang pag-practice ng minimum health standards. Lalaki po ba yan, Mayor? Opo, lalaki, 35 years old. Ayun. So kami hoy, patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo at gawin yung daan ng DWIC sa mga announcement na pwedeng ipabatid sa ating mga nasasakupan, particularly lalo na pag may national concern po tayo, Mayor Joy. Salamat po, ha? Marami pong salamat. God bless you po, Ren. Alright, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, mga kaibigan, ang nagpaunlak din po sa ating tawag at pangungumusta doon sa sinasabing isang di naman pala residente ito garoon, nakidaan lang ho doon, taga Cebu, at napunta ng Maynila at na-test positive doon, tapos bumiyayo pa, pumunta pa sa Quezon City. Yun ang mahirap, malaking challenge yung contact tracing, at sinasabi nga ni Mayor Joy, medyo approximately nasa 300 yata yung mga nakasalamuha. Isa-isayin mo yung Kuya Winner, lahat ng mga yung 300 yun, i-multiply mo na lang sa bawat pamilyang napuntahan ng mga iyon. Kung halimbawa, yung 300, may pamilya, sabi nga natin present yung, ilagay mo na lang sa 5. Nanay, tatay, tatlong anak, yung mga nakasalamuha nun. Lahat yun, itetrace niya. So, napakalaking trabaho ho niyan para lamang ho agad na masugpo yung UK variant. Kaya ugaliin ho natin. Make it a habit na yung paalala ng Pangulong Duterte, ng ating national government, ng Department of Health, at binigyan din pa ni Mayor Joy ngayon yung kulang mga health protocols yung din ho natin. Ha? Mas, hugas, at ano pa yung isa sinasabi? Iwas, yan. Mas, iwas, hugas, yan. Alright, mga kaibigan, pull up in standard time, 13 minutes bago sasapit ang 7 ng umaga. IC! Sa alas sa East! PWIC! IC! Sa alas sa East! Alright, 11 minutes bago sasapit ang ganap po namang 7 o'clock in the morning. On behalf of paring Alex Santos, si Edwin Yusabi muna ang inyong pagdamutan at makasama sa iyong papawid. Yung mga nagsasabi, wala si Tisoy Alex, ang pumalit si Ben Tisoy. May karangalan. Sabi ng iba, pag may mga nagbabalita kami ni Alex Santos, isa sa mga nagtetext, si Joy, yung miyembro ng Liga ng mga Broadcaster, sabi, ang pogi-pogi talaga ni Alex. Sabi ko, hoy, Ate Joy, hindi mo ma-re-recognize ang pogi pag walang kapatabing palit. Si Louie Angeles mula sa Bulacan. Alamin natin ang latest mula dyan sa aming lalawigan. Kaluwi, go ahead. Yes, ang ganang umaga ka pa at hindi natigil na ang pandemya ang COVID-19 ang pag-angat ng competitiveness index.
ng Department of Trade and Industry para sa nakalipas na taong 2020 ang 10 mga lokal na pamahalaan sa Bulacan. Ginanap sa provincial awarding para sa cities and municipalities competitiveness index kasabay ng kapihan with media partner ng BTI Bulacan. Umangat sa pang-8 pwesto ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan mula sa pagiging pang-siyam noong taong 2019. Sinilala rito ang kampanyang We Fight As One na nagsilbing panlalawigang estrategiya sa paglaban sa pandemya. Ayon kay BTI Bulacan Provincial Director Edna Dizon, ang CMI ay taunang pagrarango ng mga pamahalaang lokal sa mga lalawigan, lungsod at bayan na kinonsepto at isinasagawa ng National Competitiveness Council o NCC at na isasakatuparan ito sa pamamagitan ng Regional Competitiveness Committees sa tulong ng United States Agency for International Development o USAID. Pangunahing basihan ng NCC upang mayangat ang rango ng mga pamahalaang lokal ay katumbas ay ang mga datos at sa 4,000 ng mga reforma gaya ng economic dynamism at government efficiency, structured at resiliency. At natatangi ang pamahalaang bayan ng Baliwag na nakapagtala ng pinakamataas na rango dahil sa ito ay most competitive pamahalaang lokal sa Bulacan sa 3rd at 5th bayan sa buong Pilipinas. Kalakit nito, pagiging nasa unang pwesto sa larangan ng Structural Development, pang-4 sa Government Efficiency at pang-6 na Kapwa-Economic Dynamism at Resiliency. Mula rito sa Bulacan, dito sa Metro Patrol, Luelos, Tugula, Tintina, may tondo na kasi, thank you, Kaluy. At 6:53, mga kaibigan. So, medyo relaxing morning ho ang marami sa inyo, no? Ang iba, habang nakikinig ho ngayon, wika nga natin, nakahiga pa. Iba naman, habang nagkakape, medyo relax at hindi nagmamadali sa oras dahil wala hong pasok, ano? At making a fruitful day with the family. At kung sino man ho, yung mga di nyo nadadalaw na ating mga aging mommies and daddies, po, siguro puntahan natin at magkaroon kayo ng moment sa inyong mga loved ones. Sabang papalapit ang Valentine's Day, si Boss Edgar gising na, Kuya Winner. At nagpadala na sa akin ng pero nagdadalawang isip ako kung babasahin ko yung kanyang food for thought ngayong umaga. Ha? Eh, sasabit ako dito eh. Mamaya, malalaman nyo. Boss naman eh. Porque ako nakaupo. Sa dami-dami niyang napakagandang mga mensahe sa umaga. Ewan ko ba kung bakit ito ang pinadala ni Boss Edgar. Ito ba talagang para sa akin o talagang intention na ako'y isabit, Kuya Wina? Alas 6:54. Paalala mo ha, ayoko munang basahin. Parang sumasagad sa sentido ko eh. At tinatamaan ng puso ko dahil yari ako nito pag binasa ko maya maya, ano ho. 6:54, mga kaibigan, ilampas sa mga karagdagang mga pagsanang mga impormasyon at balita ngayon po namang umaga. Medyo malungkot kanina pagbungad natin ang ating pinaabutan ng pakikiramay, yung pamilya Soriano sa pangunguna nga ho ng pagkawala ng icon ng andating daan. Si Brother Eli ngayon naman ay papaabot pa rin tayo ng pakikiramay sa isa pang sabi natin personalidad sapagkat matapos yung ilang linggong pakikipaglaban sa COVID-19. Namatay na rin ho si MRT3 General Manager Retired General Rodolfo Garcia. Nakalungkot, ano? Walang pinaliligtas yung ating pandemic na ito. Kinumpirma ho yan kahapon ng pamunuan ng Department of Transportation at nagpaabot na nga ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ni Garcia at sa kinilala at kinilala at pinapurihan ang naging pagsusumikap ng opisyal upang mapaghusay ang estado ng ating railway system. At dito sa nilagay na mensahe, we acknowledge and highly appreciate General Garcia for sharing his expertise, knowledge, and leadership. We recognize his untiring effort to improve the state of the MRT3. To General Garcia, a snappy salute, sir!
ani pa ng kanyang mga tauhan. Matatandaan noong January, mismo si Transportation Secretary Art Tugade ang nag-confirm sa media na si Garcia ay dinapuan nga ng COVID-19. At noong panahon yun, ay naka-admit sa intensive care unit sa ospital si General Garcia o former General Garcia ng MRT. At bukod kay Garcia, ay nakaka-COVID din si MRT Director for Operation Michael Capati na kaagad namang nakarecover, gumaling ano. Meron rin 42 personalidad na kinabibilangan ng 36 na MRT3 office personnel at 6 na tauhan mula sa kanilang maintenance provider, yung Sumitomo Mitsubishi Heavy Industries, ang nagpositibo sa COVID-19 at isa sa kanila ang namatay rin. So nakakalungkot sapagkat yung MRT, mass transport yan. Ang lahat halos sumasakay dyan sa araw-araw. Inabutan ko pa yung mga pagkakataon na pag-akyat ko nga dyan sa MRT na nakataas ang kanang kamay ko sa may pinto. Pagbaba ko dyan sa Show Boulevard, nakataas pa rin para ako may kulali sa kilikili. Pero ganun ho talaga dati. Halos magkapalitan kayo ng mukha dyan sa MRT. Walang babae, walang lalaking, wika nga natin po pwedeng mag-inarte dyan. Kung ayaw mong madapuan o sabi ngayon, madikit sa braso ng may braso, katawan ng may katawan, huwag kang mag-MRT, mag-taxi ka. Eh kaso, yun ho, dumating ang COVID. Iyan ang isa sa inayos din ng bagong normal. Makakasakay kayo ng train ngayon na malulualhati, mapakaluwag. Malaki naman ho ang impact niyan sa ating ding gobyerno, sa kita ng ating pamahalaan, sapagkat isa ho tayo sa mga, sabi nga, sumosyo dyan sa operasyon ng MRT3 bukod dun sa mga nag-provide ho niyan. Alright, mga kaibigan, tuloy pa rin ang ilang mga pahabol pang mga announcement. At kanina ay, sandali, basahin natin ilang mga pahabol na text messages dito. Baka sabihin nila, pag si Alex binabasa yung text namin eh. Ikaw, di mo binabasa yung aming text. Ede, basahin ho natin. Ganun ho, ang aking naging ugali kapag ako ho'y pumapalit sa sino mang anchor, kung ano ho yung format ng kanilang program, ay ganun ho ang gawin natin. Nang wika nga natin ay with due respect sa kanika nilang mga listener, wika nga. Ano ho, sapagkat bawat isa ay mayroong mga followers and listeners yan. Salamat naman, maraming mga lumilipad na daliri pa rin. May lumabas dito, patay ka sa akin. Boss, sandali lang boss. Babasahin ko po pero nagdadalawang isip ako. Parang sinabi ni boss, pag di mo binasa yan, patay ka sa akin. Eh, iniisip ko pa boss, sasabit ako dito sa... ang dami-dami nyo ipapasa sa akin na saying for the morning. Ito pa kasi. Mamaya, malalaman nyo. Excited na tuloy. May mga nagtetext sa akin. Ano ba yung tinext ng boss mo? Saglit lang ho. Yung boss namin. Romer SP, nanonood. Gandang umaga. Si Rick Loreno. Sabi niya, lol, si Joy. Paraging anong lol si laughing out loud whatever sabi ni Rick Loreno, parang laging nasasasihan ng may COVID. Hindi ko maintindihan yung text nitong si Rick. Si Angel Balagtas, good morning, Malolenia of Saskatchewan, Canada. Uy, magandang umaga po sa mga taga-Canada. Pagkalamig daw dyan, ano, talaga namang matindi. Meron akong best friend dyan, si Ed Montilia. Maria Sadma Silapan, Kung Hipachoy, Ka Edwin, si Ray Kalogu Kalagong, gandang umaga kaka Ray Septo Kalagong here in Cairns, Queensland, Australia. COVID here is contained, still with hotel quarantine from overseas. Hi to all Bicolanos and Albalianos, and sabi nga Attorney Pichi Alpelor Moraleda, UNEP Iriga City President and World Class Mayor Madel Yorobe Alpelore. Ano kayo ha? Nagpapahiging-higing kayo ng mga mayor-mayor nyo. Si Ludovina Anor, hi, listening from Toronto. Sa Canada ho yan. Tapos sabi ni Jean Avena, IC din kami dito sa Virginia. Good morning po. Yung IC niya bukod sa IC na DWIC, IC Mayelo. ICY. Alright, so yan mga kaibigan, 6:59 and 55 seconds. Sabi ni Kuya Winner, tingin na, basahin mo na yung message ni boss. Ito ang message ng aming chairman, chief executive officer ng aming kumpanya. Napakaraming, galing pa yata sa Batangas si boss. Galing pa doon sa Sandari, Batulaw. Nakita ko kanina eh. Anyway, ito ang message ni boss Edgard. Light moment for this long weekend. Long weekend nga kasi holiday na yung iba, no? Walang pasok ngayon eh. Tayo lang ang pumasok eh. Sabi ni Boss Edgard, always remember,
Ito ha. Lagi yung tatandaan. When a woman cancels a date, she has to. Kapag pinagpaliban ng babae yung pakikipag-date, siguro kailangan yan. Eto na, dito na tayo lalaglag. But, when a man cancels a date, he has to. Patay tayo dyan. Boss naman. Maya-maya, may magte-text. Baka hindi lang dalawa yan, Edwin. So, Kong, hey, Pa Choy, good morning, boss. Love you. Muamua, chup-chup. God bless you. Ma'am Sharon, good morning po. At kahapon, nagpo-program, ay kagabi. Dumaan pa sila dito. Sipin boss natin, kagabi nandito pa ko yung winner. Magprograma kami ni David Oro. Tumayo dyan sa gilid. Mamaya titignan ko yung resulta nung kanyang souvenir shot sa amin kahapon. Alright. Sabi na ni boss, oh, ayan humabol pa. Oh. Oo nga, ikaw magbasa niyan, padre ko. Para sa iyo yan. Morning, boss. Anyway, magpapatuloy ang ating balitaan. Salamat mga kaibigan. Enjoy the weekend with the family. I hope na tayo'y magkarinigan at sa susunod na Sunday ho kami babalik. Tomorrow, araw ng paliligo ko eh. Pero kung malayo-layo ang BBI, pupuntahan namin ni Kapitan Andre kasama si Engineer Eugene. Ayan. Engineer Eugene eh. Nakakasama ko ba tomorrow? Oh, si Kuya Winner, gusto sumama. Sama ka. Oh, dito ka bukas, ano, duty ka rin. No? Ay, pasensya ka. Anyway, si Wilmer Chum. Sino yan? Wilmer Chum Contihino. Anak ni Kuya Winner. Lalaki. Ito ba panganay mo? Ah, panganay ni Kuya Winner. Nagbe-birthday din ngayon. Kong Hei Wa Chai. Happy Lunar New Year 2021. Year of the Metal Arts. Ayon si Balita Pangumaga with Alex Santos. Wala. Ako muna. Susunod na. I see. Sa alas sa East.